bagay na ko yun na itong grupo. Yung mga hino na ito. Thank you. Bago ang kabit yung beef, sinabay natin yung eco-pasta natin. So hindi na natin sa kailangan. Kaya rin yung beef na may absorb yung eco-pasta. So for this one, kapag ganito yung installation natin, mahihirapan tayo ng kabit. Kasi yung una-una, pag fill up natin yung mortar, mahirap siya. And then, paglalagay din yung rebars. So kaya nakabaliktad siya para mapadali natin yung proseso. So dun sa gilid, yung nasa bako, siya yung tamang installation for the ecopass. So yung main part niya ang nasa ilalim. So sa ganyang position, sa ganyang yan. So kung mapapansin po natin yung mix, medyo malabnaw siya, watery. Ganyan po yung gusto natin na consistency ng mix para makapag-penetrate siya dun sa butas ng ating ikakasa. Kapag medyo malapot po kasi, nagkakaroon ng mga void inside and hindi na nalalagyan lahat ng Ano sir? Palagay. Butangin ko han. Okay, na-cut na kuhan na red na half. Wala pa. So yung installation po natin, running back, so yung installation po natin, running back siya. Magkakasalisiyonan niya. So yung dulo nito nasa kabila, yung sa susunod na layer nasa middle. So parang usual na ano na hollow block yung installation din. And then kapag na-stack na natin siya, so kung level na dito, check lang natin. Level. So meron na tayo guide, may string guide na tayo dito. Ang check na lang natin
if tama ba yung level mo screen. So kung tama yung level niya, aside from dito sa taas, i-level din natin kung ano niya, kung diretso siya. So dalawa yung tinitingnan natin, yung horizontal leveling at yung vertical depth na leveling para na sure tayo na diretso yung installation natin. Siguro wala yan ba? One night. Lagay ka sa account.